Okay, amazing day mga ka-JMC. Ayan, so meron akong bagong i-update sa inyo. Ayan, so kung kayo na maghahanap ng mga road bike o mga budget road bike, so meron ako dalawang iko-comparison ngayon. Ayan, so yung tinatawag nating STI or brake shifter, then mismong thumb shifter. So ano nga ba yung kaiba nilang dalawa? So umpisa na natin, alamin na rin natin yung specs nitong gen road bike natin, at the same time itong Lucky 7 road bike. So iko-compare natin kung saan nga ba sa dalawa yung masulit, and then sa presyo alamin na rin natin. Okay, amazing day mga ka-JMC. So meron naman tayong bagong i-update. Ayan, so ito road bike comparison. Ayan, so ito, kung maganaganap kayo ng mga sulit na mga budget na mga road bike, so ito, isa ito sa dalawang i-offer ko sa inyo. Ayan, mga less than 8K na mga road bike. Ayan, so ito si gent natin, Aero. Ayan, so nasa worth 6,200. Ito naman si Lucky 7 natin ay mga nasa worth 7,700. So alamin natin kung bakit yan yung presyo niya. Ayan, so comparison. Ayan, so pisahan muna natin dito kay Lucky 7. Ayan, so quick specs. Lucky 7 is an alloy frame. Ayan, seat post, stem drop bar, alloy crank, naka-sensor reflex, FP and RD, sa naka 2x8 speed, alloy rim, 700x23C. Ayan, so silvering bottom bracket. Ayan, naka clamp type sensor reflex. Lucky 7 natin is naka sensor reflex brake shifter, o tinatawag nating STI. Then ito ay naka rim brake. Ayan, so mapapansin nyo yung brakes nya, naka rim yan. Okay, sa cabling, sa cabling naman nya, ayan po ay naka external. Ayan, kung mapapansin nyo yung kanyang brakes sa likod, dumaan dito sa kanyang ilalim ng kanyang top tube. Brake naman sa yung shifter naman, FDRD, dito naman dumaan sa ilalim ng kanyang down tube. Yan yung Lucky 7 natin. Yan, nandito naman tayo sa gent road bike. Yung gent natin is an alloy frame. Yan, so quick release seat post. Ito steel pa. Then ito stem niya alloy, then naka-thumb shifter siya ng Shimano. Ayan, so ito yun naman yung mga thumb shifter natin tinatawag. Then yung brakes nya, just ito. Ayan, so brake nya lang to. Then yung fork is bakal pa. Then ito, naka ball type yung kanyang hub. Then naka ito naman ay naka disc brake. Sa cabling naman, ayan, ay external din, FDRD, tsaka brakes sa likod. Ayan, dumaan dito sa ilalim ng kanyang top tube. Then sa frame niya, dito lang ako nagtataka bakit may nakalais mountain bike 700C. Ayan, so alam naman natin ito ay road bike, pero may nakalagay sa kanya na mountain bike, pero binawi naman siya dito 700C. Sa FD naman niya, ayan, naka Shimano Torni, FD and RD niya. Ayan, so ito po ay naka 2x7 speed. Ayan, tread type, alloy rim, Kenda tire, then 700x28C. Ayan, so medyo malapad-lapad yung kanyang gulong, no? Ayan, stock pedal. Ayan, so ito, ito yung i-compare natin. So sa mga naghanap lang ng budget na mga road bike, so si Gent Aero, ito yung starter, no? Ayan, so ito yung thumb shifter. So dito kayo mag-shift. Ayan, so low-high. Ito yung sa crank. Ito naman yung nakalagay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So yan yung shifter nya. So dito sa crank, ayan, low and high, low, high. Then dito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayan, nakikita nyo naman to. Ayan, may numbering yan. So dito, ayan yung mismong shifter nya. Sa kanya namang stem ay standard, ay 25.4 yung size nito. So ito, ito yung brakes naman niya, brake lever niya. Okay, so ayan. So FDRD niya, ito ay naka Shimano, so Shimano Torni. Si Torni natin, alam naman natin 'yan, ay sa mga na 7 speed.
Pero minsan may meron yan 8 speed. Pero ito, si gent natin, ito ay naka 2x7 speed. Dito naman tayo kay Lucky 7. Yan, si Lucky 7 natin is an alloy frame na. Yung seat post alloy na rin. Stem, ayan, drop bar. Ayan, ito yung tinatawag nating STI. Ayan, so STI abripster o brake shifter. Ayan, so mas madali siyang intindihin kung tawagin nating STI. Pero STI kasi is Shimano. Ayan, so ito, stem niya is oversized, no? Kung kayo mag-STI, ayan, so kailangan dito ang size ng drop bar nyo ay oversized. Like kasi dito, mapapansin nyo, ayan yung drop bar niya, yung brakes niya, brake lever niya. So pag dito kasi hindi yan kakasya, medyo maluwag pagdating siguro sa mga standard. So kung kayo mag-upgrade into STI, ayan, so mamaya papaliwanag ko yan. So ito ay naka 2x8 speed, ayan, sensor reflex, ayan, tread type, alloy rim, then 700x23C, naka caliper rim brake naman. So ayan, so discuss ko sa inyo kung kung sa mga gusto mag-upgrade, bawa ito yung gamit nyo na road bike. So ang presyo po nito ay 6,200, no? Ayan, so kung gusto nyo siyang gawing katulad nito, na sensor reflex, STI, naka 2x8 speed, which is 1 speed difference lang naman. Compare mo doon, 7 and 8. Pero ito yung mga bibilhin mo. Ayan, so ito, real talk ito. Once na mag-upgrade kayo. Ayan, so isang i-upgrade, syempre yung set niya o yung mismong pyesa niya. For example, ito, naka Shimano ka. Ayan, ito ay naka thumb shifter. So kung gusto mo siyang mag 8 speed, so kakailanganin mo, kung gusto mo mga Shimano, ayan, syempre Shimano, so Clarice. Kung gusto mo naman 9 speed, mag Shimano, Sora ka. Kung gusto mo Shimano. Pero meron namang mga budget lang na mga tinatawag na Bripster o abbreviation na rin na tabi natin STI, yan. Sensor reflex, isa yan, no? So meron pa yan yung isang klase. Submit ata yun. Ayan. So pero ito, sensor reflex na rin yung papakita ko sa inyo. So pag nag-upgrade kayo into from kayo dito, ayan. So mga papalitan nyo, syempre yung group set nya o itatawag natin FD, RD, shifter. Then syempre damay po dito yung stem. At the same time kasama na rin po yung kanyang drop bar. Ayan. So yan yung mga papalitan nyo. Just in case magkaroon kayo ng idea o magkaroon kayo ng budget na gusto nyo siyang gawing STI. So damay-damay po kasi yan. Stem, drop bar, shifter, FDRD, no? So dito sa Lucky 7 natin, ito, presyo nito 7,700. So 6,200 versus 7,700. Kasi pag binili mo tong shifter, ayan, alam ko mga nasa 1,000 plus to. Then syempre bibili ka rin ng drop bar. Meron mga bibili niyan, 450, naka-aero na stem. Ayan, meron ka naman na mabili-bili niyan, 350, 400, 600. Depende sa brand na magugustuhan mo. The same time, syempre ito, FD and RD niya. Ayan, so sensor reflex na. So nakalagay na siya dyan yung component niya. So ibig sabihin, kung kayo may enough budget naman kayo, dito ka na kung gusto mo yung ganitong klase ng road bike na nakasetup na into STI. Ayan. Pero syempre, depende na po sa inyo yan kung sa mga brand ng mga bikes. Depende kasi may mga kanya-kanya tayong gusto or design ng mga bikes. At the same time, ina-upgrade na lang. For example, ito si gent natin Aero. Ayan, so isa yung upgrade. Pero ang kinagandahan kasi nito ng road bike na to, kahit sabi natin ito ay naka thumb shifter, ito legit Shimano yan. Shimano parts. Ayan, Shimano parts yan. Shimano Torni, legit yan. So hindi naman lahat ng thumb shifter ay legit. So meron talagang nakalagay. Pero ito, pag nagagalito nung pansin nyo na shifter, ayan, Shimano, ayan, malinaw, ayan, yan legit. Kasi dalawang klase ng thumb shifter. Meron yung isang maliit, then dito, yung malaki. Okay, so yan po yung comparison ng dalawa kung bakit kailangan nyo ba mag-upgrade or kung bibili kayo ng naka-thumb shifter o yung mismong STI na. Ayan, so yun sa ganyan, si Lucky 7 natin, road bike, yan po ay 7,700. Then ito, Gent Aero road bike, muling nagbabalik, isa sa top seller natin to, 6,200. Ayan po ay may mga previews.
na 5. Ship nationwide kahit saan sulok ng Pilipinas.